Napaka-spacious ng townhouse na to. Sobrang sulit, grabe. Yung community, yung mga anak natin, di ba, maglalakad lang papunta sa school, high school. Mamamalengke tuwing umaga nandiyan na, tuwing linggo magsisimba kasi nandiyan yung Catholic Church. Napakasulit ng townhouse na to. Today, another house hunting na naman tayo, mga picture yung buyers in Kabahay. Again, this is Randy Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador. This 2024, kami pa rin po ang susi at tulay patungo sa pangarap yung bahay. So for today, house hunting na tayo, mga picture yung buyers in Kabahay. So andito tayo today sa Golden Horizon located at Barangay Hugo Perez, 13 Mar 3, Cavite, para ipakita ang ganda ng Sherlock townhouse natin dito sa Pastry Villas at Golden Horizon. Ito, to story townhouse nga na to, very spacious. Provision for 3 bedrooms. May 2 toilet and bath na to. Ang lot area nito is 54 square meter. In the house area naman po is 71 square meter. Tara, sabay-sabay tayo mag house tour. So dito, may papakita kami sa inyo. Pwede tayo sa dress up unit and the actual turnover unit. Pero unahin natin yung actual turnover unit. Isa to sa mga pwede nyo i-consider dito sa 13 Mar 3 Cavite na property. Kasi napaka ganda ng location. Sa schools natin, sa mga bata, elementary and high school, walking distance lang sa community natin. Sa mahilig mamalangke tuwing umaga, meron din tayong wet and dry market inside community. Also sa the Catholic Church, sa mga kabahay natin na Catholic, meron na rin po mga kabahay. So ito yung townhouse natin, si Sherlock Townhouse. Kung makikita nyo, meron na nga po itong mini balcony. At kung makikita nyo din yung kulay niya is napaka-modern na rin ng kulay. Meron tayong teles accent outside. And kagandahan kay Golden Horizon is mataas pa ang ceiling, even mga two-story townhouse, matataas mo yung ceiling. And at the side from that, flood-free community. So kung babahin tayo or kung uulan, may bagyo, may peace of mind po tayo rito na hindi babahin ang community natin or yung pinaghirapan natin pera. Tara, pasukin natin. So this is our actual turnover. Actual turnover natin dito is almost semi-complete finished turnover na po kasi partitions and tiles lang po sa taas yung kailangan natin. Marker garage rin tayo sa during turnover natin. So maganda dito kasi mayroong garahe. Sakyan natin. Hindi na siya basta garahe, carport na siya. Kasi naka-expand siya at the same time mayroon na siyang cover for our sa ulan, araw, so masipin sakyan natin. Tara po. So this is our car garage. So sa car garage kaya natin, kung makikita nyo, kasyang-kasya po yung sedan type nating sasakyan dito. At the same time, hindi lang siya basta car garage, carport na rin po siya. May cover na tayo during rainy days, ulan at araw, so may protection na yung sasakyan natin. At the same time, safety yung sasakyan natin. So yung space naman sa sakyan natin, kung makikita nyo yung lapad, tingnan natin yung lapad niya. So yung lapad niya is 2.7 meters yan, yung lapad natin. So kasyang-kasya, kahit malalapad natin sa sakyan, yung pinakahaba niya naman, so yung haba niya naman is 4.6 meters. So sedan type, mga Ertiga Avanza, kasyang-kasya po dito. At the same time, sa kabila natin is car garage, dito sa part na to, ito naman yung pwede natin gawing katulad nito, garden natin. So kung sa mga hilig magplantitas, may space pa rin tayo ng taniman po. Then once na end unit or corner unit, so dito, ito naman yung kagandahan. So may mga available pa po tayo dito na corner units. Once na corner unit, so may space pa tayo sa gilid, pwede po tayong palagay dyan ng swimming pool, di ba? Or may mga barbecue party tayo, family gatherings. Tara po, pasukin natin sa loob. So bago tayo pumasok sa loob, kung makikita nyo naman to, so may bintana natin at sa main entrance natin, may awning na po tayo dyan. Siyempre, protection na siya sa splash ng ulan. Tara po. Sa pintuan po natin is metal door. So, metal door po ang turnover natin dyan. So, napakaliwanag din po kahit inner unit. Kasi po, ang lalawak po ng mga bintana natin na nilagay po dito. At the same time, awning type window sa front ay sa harapan natin. May dalawang awning type window din po sa gilid sa may car garage natin. And may sliding windows papunta dun sa likod. Diba, napaka-spacious. Then, kung makikita nyo po ito, nakaready na rin po yung 4-window type aircon natin na butas. And meron rin po tayong outlet for aircon. Also, the mga outlets natin for other appliances, nakaready na rin po yan. May apat na outlet po tayo dito sa baba. Ceiling natin, steel deck din po yan. And katulad nga po, ito na po yung actual turnover natin dito kay
Sierra Townhouse po. Diba? Malawak. Napakalawak ng space na to. Sulit na sulit, katulad ng sabi ko kanina. Sobrang sulit. Panalo na panalo tayo rito. So, ayan. Sukatin natin yung haba niya. Simula po doon is 5.5 meters. Yung haba natin. Simula doon hanggang dito. So, parang ganito siya. Hakbangan ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima at kalahati. So, 5.5 po yung pinakahaba ng ating bahay. So, yung lapad niya naman, so, yung lapad niya po is 6 meters. Diba? Ang laki. Maganda to. Sulit na sulit to sa mga naghahanap sa 13. Ito yung pwede yung isang gawing option dito sa 13 Martires, Cavite. Ito po. Yung pinakalababo naman natin or kitchen countertop is naka-tiles na rin po yan during the turnover. May stainless sink and faucet na rin po. And kung makikita nyo, meron din awning type window dito kung inner unit or corner unit. May dalawang bintana po tayo sa gilid. Then, naka-red na rin po yung outlet natin for the rice cooker, blender, kung anong gagawin natin. At the same time, may butas na rin tayong naka-ready for the exhaust. Ito po. Dito po, meron pa tayong service area na pwede naman natin ilagay yung kitchen or for laundry area. Tara po. Sa pintuan natin, metal flush door din po yung turnover. Ito po yung pwede natin gawing service area dito. 2 meters pa po ito yung lapad. Kasi yung haba niya naman, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat yung haba niya na hakbang ko dito sa likod. Yung pwede pa natin siyang gawin pag inner unit. Then, 2 meters naman po yung lapad niya. Okay po, proceed po tayo. At may nakaready na rin po pala rito. So, nakaready na rin po yung faucet natin dito. Once turnover sa atin, at the same time, naka-expand ng kaunti, may protection na rin yung bintana natin dito sa ulan. Balik po tayo sa loob. Okay po. Dito po, 2 toilet and bath natin. So, 2 toilet and bath, isa po sa second floor, isa sa ground floor. Same size po, same turnover. Then, bago tayo umakyat, kung makikita nyo rito sa ilalim na hagdanan natin, ito po yung pwede natin gawing storage. Lagyan natin ng cover, pwede natin ilagay dyan yung mga cleaning materials or sapatos. Makikita natin yan later sa dress up unit. Ito naman yung toilet and bath. Napakalapad ng toilet and bath dito. Sobra. Honestly, sobra. Malawak. Tama ha? Yung haba niya is 2.2 meters. Yung lapad niya po is 1.6 meters. Ang lapad ng ating toilet, ang haba ng toilet, naka-tiles na rin po siya during the turnover. Also, complete accessories during the turnover. Ibibigay sa inyo, may lavatory, water closet, flush tarp, shower head, faucet, soap holder, tissue holder, also may awning type tile dito na window for ventilation ng toilet. Ha? Ganda. Tapos dito, pintuan natin is plastic PVC. Hamba natin is also plastic. Kahit lagi nababasa, hindi mabilis masira. Di ba po? Metal railings natin, metal alugin natin, walang alog. Sobrang tibay. Ito po, second floor. Malapad din po yung pinaka stairway natin dito. Isa naman sa mga advantage na rito kay Sierra. Kasi kung makikita nyo, 1 meter pa po yan yung pinaka lapad ng stairway natin. So, di ba, maganda siya, hindi siya siksi, hindi masikip yung daanan o yung stairway. Dito naman po sa second floor, katulad po ng sinabi ko kanina, merong 1 toilet and bath and provision siya for 3 bedrooms. Lapad. Spacious nga po itong townhouse na to. Sa ceiling natin, kahit po wala pa siyang hard deflex, hindi siya ganun painit. Alam niyo po kung bakit? Ang taas ng ceiling and meron na tayong insulation na kasama sa turnover. Then yung mga electrical outlets, electrical switches natin nakaabang, electrical wirings is kasama na rin yan during the turnover. Katulad ng sabi ko, provision po siya for 3 bedrooms. Bawat bedrooms, kung makikita nyo, may window type na, or window type na butas, nakaabang na po yan, nakaready na end outlets. Then, mga bintana naman, lalagay tayong bedrooms dito, may bintana din po. So makikita natin mamaya kung paano to din-distribute yung second floor natin sa dress-up unit. So, yung kahabaan po ng bahay natin dito sa second floor is 6.1 meters. Yung lapad niya naman po is 5.9 meters. So, ayan po yung din-distribute or ginawang 3 bedrooms. Ayan po yung sukat. So, makikita natin mama sa dress-up. Bawat bedrooms, may window type aircon provision na abutas and outlet. May mga outlet for other appliances. Ba? Napakaganda. Then, mini balcony. So, pintuan natin.
So yung sa pintuan natin, ito rin po siya. So naka aluminum na din po yung frames niya. And meron tayong mini balcony. Although medyo maliit or medyo mababa, pero pwede na for relaxation po. Or tsaka mas modern po yung design. Tara po. Included na rin po pala ito, yung pinaka railings natin dito. So may safety, may initial na tayong safety barrier dito sa hagdanan, sa para sa ating mga chikitings. And dito, may pa-kwadrado rin po tayo dito na pwede pa natin siyang i-close. This is our second bedroom, second toilet and bath. For our second toilet and bath, katulad po ng sabi ko, same size po siya na nasa baba. 2.1 meters, 1.4 meters po. So ayan po yung sukat naman natin dito sa baba at sa taas po. So kung makikita nyo, complete accessories din po siya during the turnover. Check naman po natin ngayon yung pinaka-dress up unit. Yung binihisa na ang bahay or unit ni Sherta Townhouse. Proceed naman tayo ngayon sa dress up unit. So nakita natin ang actual turnover. Ipapakita naman namin sa inyo kung paano ba binihisan si Sherta Townhouse. Tara po. Ito si Sherta Townhouse ng binihisan. Naglagay tayo ng gate for our perimeter, concrete perimeter, fence and steel gate for our car garage. So corner unit, ganito. So once may corner unit, katulad nga niya, may space pa siya sa gilid. May extra set, excess slot pa siya or setback dito sa gilid na pwede natin picture expansion. Tara po, pasukin natin loob. Pagpasok natin, pintuan, and dito nga yung car garage natin. Steel gate, so safe na safe, yung sasakyan natin, nakapasok siya sa garahe. Diba? Katulad niya, nilagay niya ng design yung garahe niya. Naglagay pa siya ng cove ceiling, then mga fin lights, down lights, then ayun yung provision for window type aircon natin butas. Nilagyan na natin ng aircon po. Sa kabilang side, syempre, dahil nga may parking space na tayo, is parking space kung inner unit, ito pa yung magiging space natin for our, yan, katulad yan, garden, pagtatanim, so pwede po yan. Diba? Pasukin naman natin loob. Wow, ang ganda. Napakaganda nga. So ito po yan. So yan, binihisa na, naglagay tayo ng furnitures. Katulad nyo, naglagay tayo ng sala set. Yung sala set natin, yung naging tema natin sa dress up unit natin, ganito, magkaharap na sala set. So possible, television natin dito. So possible, dito tayo maglagay ng television natin. Para okay pa rin po yung pinaka-design ng bahay, di ba? Or dyan sa kabila, it's either po. Kung sa inyo po, kayo nasa inyo po kung anong gagawin natin. Cove ceiling, fin lights, ayun po, naglagay na rin tayong cove ceiling and fin lights. Ito naman yung specialty si Golden Horizon. Maganda, maglagay ng model house special sa ceiling. Katulad nyan, may ceiling na siya, naka-cove ceiling na siya, pero sobrang taas pa rin ang ceiling. Sa iba po kasi, once nag-cove ceiling ka na, ang baba na tingnan ng ceiling dito, sobrang taas pa rin po. Ayan. So service area, service area natin, hanggang dito ang inner unit. Diba? Ang laki pa oh. Imagine, kaya nga actually, kung di nyo ito gagawin laundry area, kung may kasama tayong senior citizen, for sa mother natin, father, lola, pwede itong another bedroom, bedroom 1 dito sa baba, kasi malaki pa po siya. Opo. So ito naman yung sinasabi ko sa inyo mga kabahay. Storage dito sa ilalim. Ito na nga yan. Ginawang storage. In-enclose niya yung space dito sa ilalim. So, yung naging storage niya, ayan po. Kasya nga ako. Actually, pwede nga itong bedroom ng bata. Joke lang. Pero yan, pwede siya. Yan yung pwede nating maging ano natin. Then, ito yung toilet naman. Sa toilet natin, pinalitan lang po yung tiles. Ginawa niyang from floor to ceiling yung tiles. Naglagay na tayo ng hardplex sa ceiling. Then, naglagay tayo ng design na ibang classic tiles, which is yung naka-stone accent na tiles. Diba po? Sa pintuan, other accessories, wala naman binago. Diba? Dito naman yung second floor. Second floor natin dito sa dress up, mayroong tatlong bedrooms nga, tsaka one toilet. But nagkaroon na tayo ng partitions dito. So, may mini hallway pa tayo dito na halos 0.6, 0.8 meters pa itong space ng hallway natin. Naglagay tayong vinil. Pagpasok natin, facing sa hagdanan yung left side, master's bedroom. Si master's bedroom ito. Naglagay tayo ng queen size bed. Queen size bed, may space pa rin sa gilid. Diba? Yan. May isang hakbang pa rito na space sa gilid for queen size bed.
Then, naglagay ng built-in cabinet, air condition, then dalawang built-in cabinet. So, yung nilagay natin yung space dito. Diba? Idea. Pwedeng-pwede natin itong gawing idea. Si master's bedroom naman yung may access sa toilet and bath. Ito po. Floor to ceiling din po. Yung ginawa niya sa tiles niya. Proceed tayo for the second bedroom and third bedroom. This is our second bedroom for Sierra Townhouse. Double deck. Siyempre, ideally, dalawang magkapatid. Pwede. Bisita, guest room. Pwede din po. Sa side po kasi, naglagay tayo ng built-in cabinet din po. Yeah. Ganyan po siya kalaking space. Actually, mas ma-appreciate natin ito sa spacing natin. Then, meron pa tayong pwedeng gawing mini office dito. Dito tayo, work from home. Pagbangon sa higaan. Duty, kasi work from home. Diba? Mas maganda. So, ideally, pwede po yan. Proceed tayo for third bedroom. Ito yung third bedroom naman. So, double size bed. Yung nilagay natin, full double size bed. May space pa tayo dito for hallway and built-in cabinet. Same po siya sa first bedroom, second bedroom, meron din po tayo for our mini office. Then, siya may access kay balcony. Ito po. Diba? So, ngayon, pag-usapan natin yung price ni Sierra Townhouse. Available lang nga po pala ito through bank in Pag-ibig Financing. Before kasi, Pag-ibig Financing lang po. Tara po. Yan po, mga kabahay in future home buyers. Nakita na nga natin si Sierra Townhouse dito kay Golden Horizon. Actual turnover and the dress up unit. Ngayon naman po, magkano na nga ba ang updated price ni Sierra Townhouse dito sa Golden Horizon? And good news, available na po ito through bank financing. Before kasi is Pag-ibig Financing only. So may bank and Pag-ibig Financing na po tayo. So yung computation, ilalagay ko po dito sa side para mas madali nyo pong makita bawat detalye ng ating computation from total contract price, reservation, down payment, monthly amortization, and the required income po. So welcome na welcome po. Lahat ng government employees, lahat po, welcome dito, local employed, OFW, seafarer, even the mga VAs and freelancers, welcome na welcome po kayo kay Sierra Townhouse. Kung ngayon pa lang din po kayo napapadalaw sa aming YouTube channel, like, subscribe, pindutin nyo na rin po yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin katulad nito. Again, I'm Randy Salvador and my wife si Julian Salvador. This 2024, kami pa rin po ang susi at tulay tungo sa pangarap yung bahay. Bye!